Makalipas ang tatlong taong restriksyon dulot ng pandemya, ay muli magdiriwang bayan ng Balugaw ng kanilang piyesta na tatagal ng tatlong araw simula Marso 16 hanggang Marso 18 ng taong ito. Ayon kay Mayor Risa Rodriguez Peralta, ngayong taon ay dadaos ang piyesta ng Balunggo sa tatlong araw at plano nitong dagdagan pa ito ng ilang araw sa susunod pa na taon. And so yung main events natin is on March 16 to 18 only, and then ang church, ang talagang feast ni St. Joseph is on the 19th. Tama-tama Sunday kasi yun, pero gagawin yata ng church ang sa 20 naman ang celebration naman ng Catholic Church ang St. Joseph. So it's also good na kahit papaano makakapag-celebrate tayo, may mga balikbayan tayo mga dumating, and everybody seems to be okay, and we just want to make sure that, you know, parang siguro by next year, dagdagan naman natin ulit ng araw para hindi naman masyadong mabibigla yung mga tao. Nakaraang taon, ayon kay Mayor Peralta, ay dahan-dahan na rin binuksan ang Balunggo Fiesta sa isang gabi na pagdiriwang sa pamamagitan ng Thanksgiving night. Nung last year, we only had one night. Thanksgiving night lang yun. Kasi parang pasasalamat lang na medyo nakakatawid na tayo dun sa mga critical na panahon. And kailangan na rin lumabas din ng mga tao ng konti kasi talagang parang hindi na rin good for the mental health. So, ngayon naman, unti-unti, what we're trying to do here is parang carefully na muna na ipinapasok natin yung fiesta. So, tatlong araw lang naman kami ngayon. Para kay Mayor Peralta, ang mga constituents ito ang kinilala bilang honored guest na nasabing celebration dahil sa pagtaliban ng mga ito sa health protocols na nakaraang pandemya. To tell you honestly, are really the people, yung okay, mga tama. Taga dito. So, sila muna yung bibigyan natin ng honor na sabi ko nga, kayo yung mga pinaka-importante dahil nandito pa rin kayo at nag-survive kayo, sumunod kayo sa mga ano, and you are rewarded as being our honored guest, so lahat. So practically, ang mga guests naman natin yan are our sponsors and our patrons. Of course, we'd also invite also the governor, we're also going to invite our congressman, our secretary, of course. So sila yon talagang mga major namin talaga na nag-help din. Kabilang sa tatlong araw na aktibidad ang Grand Parade, Tribo Calding Street Dance Exhibition, Coronation Night, Barangay and Iski Night at Fest of St. Joseph. Magkakaroon din anya ng LG Olympics para sa mga empleyado ng gobyerno. We have side activities. Meron din kaming mga parang LG Olympics, and the LG Olympics is also very important ito sa mga empleyado kasi parang tuwan-tuwa naman sila kasi parang pati yung physical capacity nila, alam nila ngayon na nanghina yata sila noong panahon ng lockdown. So, I think it's okay now. Kaugnay naman sa turismo ng bayan ng Balunggo, ayon kay Mayora, ay unti-unti na rin itong nakarecover at meron anya silang binubuo na agrotourism para sa susunod na tatlong taon. So, ngayon po okay na. Ang dami nga pong pumupunta and medyo nakaka-recover na rin ulit. And then, most likely, may binubuo na naman po kami ngayon yung ating convergence project, yung ating coffee vanilla plantation and our goat academy. So pagka nabuo na yun in the next 3 years, isa na naman po yun sa ating agro tourism na talagang makikita din natin na maiko-connect natin sa ating tourism din yan. Isa naman sa kilalang tourism site ng nasabing bayan, ang Balunggo Adventure dahil sa Cold Spring, Hot Spring, particular na ang zipline ito na kilalang kauna-unang pinakamahabang zipline sa buong bansa. For now, I think we're still the longest, the 1.5, actually 1.475 yata yun, or 1.550 na yung zipline natin. I think it's still the longest pa rin. Ewan ko kung meron yung sa Mindanao yata na 2.2 kilometers. I'm not sure. But however, dito sa Pangasinan, tayo pa rin po yung pinakamahaba. Umaasa naman si Mayor Peralta na mag-enjoy ang lahat sa darating na Balunggo Fiesta at inihikayat ang lahat na bumisita rin sa kanilang Hot and Cold Spring at Balunggo Adventure Zipline. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sheila Mibalog, SM9 News, North Luzon.